Yun mga kasabong, dito na naman tayo sa ano natin, sa farm natin, sa manuka natin. Wow! Ipapakita ko sa inyo yung mga pares ng materialis natin. A few moments later. Ayun mga kasabong, ito pala yung materialis natin. Ito from AAG Game Farm to. Wow! Ito, Golden Boy sweater. Tapos itong inahin naman na to, kinross natin siya sa 5K sweater natin. Tapos itong ito, ito pure Gilmore. Gilmore to siya na pure. Itong dalawa na to mga kasabong, ito yung mga originally talaga namin na materials na ginamit namin. Since matagal na talaga sa amin to, ito yung mga tested bloodline talaga namin. Mga kasabong, inanulong pala namin to, pinapares namin para ipakita namin. Ito naman, ano to, pure monkey sweater to from Black Lava to siya. Pure imported tong mga to. Mga imported bloodlines natin ito. Malulupit to mga boss, magandang klase, kalidad to. 8 months old, kasama to sa quadros na kinuha natin. Tapos ito naman mga kasabong, ito Mount Banahaw. Wow! Ano to siya, ito yung tornado hatch natin na talagang malupit na malupit. Tapos itong isang inay na to, ito naman yung SBR natin na pure. Tapos ito tornado hatch. Ayun sa mga pinaris natin. Tapos ito isang dome na bulik na winning line din namin na sa amin na talaga to. Ginamit namin to para malupit yung mga materialis natin. Kasi tornado hatch is more on ground siya, nakikita ko. Kaya pinarisan natin siya ng mga more on angat. Ito, lahat ng bloodline nitong bulik na dome natin na to is winning line. Tapos ito naman mga kasabong, ito isang pure imported din to siya. Na McLean, ang pogi nito, imported bloodlines din to siya. Tapos ayun yung Black Mamba natin na hens, this from Boss AA. Tapos ito yung ano natin, isa sa pure ano rin natin to siya, pure na McLean hatch na imported din. Tapos mayroon din tayo ditong isang pure Perfection Roundhead from Mount Banahaw. Wow! Tapos itong isa na to is mga kasabong ano to. One half siya ng Perfection and then Tornado Hatch. Tapos meron din tayo dito na Ormoc Gold na pure. Yun yung mga materialis natin na ginamit dito sa ating farm na dinidevelop. Ayun mga kasabong, ayun, mapapakita na namin. Tapos may mga natapos na kami doon sa kabila na pin-repair namin para sa brooding area natin tsaka pin area natin. Papakita rin natin yan. Mga kasabong, ito pala yung brooding area natin na pin-repair na rin natin pag lumabas na yung sa incubator natin. Medyo malaki-laki din. Wow! Ito, mga kasabong. Maganda rin tong area na to. Saradong-sarado to. Talagang silyado to lahat. Para dito nakawala yung mga ano natin, yung mga sisyo natin para healthy sila. Nilagyan na rin talaga namin siya ng ano ng palay para hindi siya lagaan ng lamigin para sa amin. Tapos ayun yung mga setup natin dito. Ihang na rin natin yung mga tubigan, pakainan. Yung mga kasabong dito, mga 1 month sila dito. Kahit mga 300 na sisyo kaya yun dito kasi medyo madami-dami tayong sinalang. Doon sa incubator natin, gumamit na tayo ng dalawang incubator para mas madami na taagad tayo ma-produce kasi marami tayong hens na ginamit dito sa ano natin. Mga materialis natin mga kasabong. Ayun lang, abang-abangan nyo lang mga kasabong. Ayun mga kasabong, ito yung range area namin. Pagkatapos doon sa brooding area, dito namin siya papakawalan. Mga 2 months sa brooding area and then dito namin papakawalan. Prepare na tayo. Pagkalabas nun, talagang okay naman tong area natin. Kahit mga 200, 300 na sisyo, kayang-kaya dito mga kasabong. Dito natin papakawalan yan sa range area natin. Mga siguro tatagal sila dito ng 4 months bago natin recording. Pag in-ording na natin, medyo malakas na lakas na para mamonitor natin. Maganda rin tong area na to, is fresh na fresh air din tayo dito. Hindi siya ganong ano, hindi umiinit gano dito since marami talaga siyang cover. Tapos, preskong presko yung area natin mga kasabong.
Yan, soon makikita nyo dito pag marami na nakawala, papakawala natin lahat ng mga sisiw natin dito. 4 months, ano na tayo, harvest na tayo. Masabong pinakita na natin yung ano natin, materialis natin and then yung mga lagayan natin. Pag nakapag-produce na tayo ng mga sisiw, ayun lang mga kasabong, please follow nyo lang kami sa YouTube channel namin and then TikTok page namin and then FB page namin. Yun lang mga kasabong, sana supportahan nyo kami, follow and then subscribe mga kasabong. Thank you sa mga nagtiwala sa amin at sa mga nagtitiwala sa amin, sa mga nag-message, thank you so much. And then yun lang mga kasabong, 100% naman tayo dito na focus tayo, tutok na tutok tayo dito sa mga materialis natin at sa mga puproduce natin. Ayun lang mga kasabong, abangan nyo pa, marami tayong ilalabas, marami tayong mga gandang materialis na parating. Ayun lang mga kasabong, thank you.